Thank you, Mayor. Ma'am, si Franco Baranda po, ang aming co-anchor will interact with you. Yes, Mayor Janice, magandang umaga po. Mayor, nabanggit niyo po earlier that besides Arnie Thep, the Tevez brothers, there are still some identities that you look that are still a threat there in Negros Oriental. Who are these, pwede niyo po ba banggitin? What are the threats or who are, like, ano po ba ito? Paang banta. Grupo po ba ito or someone from the local government din po? At armado pa rin ba sila despite of this development, Mayor? Yung kanilang pagiging armado, hindi ko rin yan masabi. Pero pag may mga private armed groups ka, lalo na pag sa ganitong sitwasyon at ganitong panahon, hindi mo naman yan dinidisplay ngayon eh. Mm-hmm, lalo na sa situation nila. Pero I can only use as an example. Kaya nga, I made a very strong reaction when they said that Maoy, yung namatay, pinaslang na barangay chairman, natatakbusan ng barangay chairman from Malabugas, sinasabi nila na it's an isolated case, which I do not want to believe it is. Mm-hmm. Meaning to say, nag-oppose lang siya, nag-away lang sila ng mga tao ni Arnie, patay siya the next day. Grabe, mabuti at nakapag-record siya ng kanyang mga, kung sino yung mga taong inaano, nag-umaaway sa kanya. Kaya nakikita ko rin na, na talagang meron pa yan. Pero with all of this happening, yun nga, pwedeng it is a sign, it is a strong message coming from the government na huwag kayong masyadong yung sumobra na because yes. Government really will topple you down. Yes, okay. For you, Mayor, what do you think is the... With regard naman to the yung sinasabi na there are officials of the government, there are people who told us na ito daw na mayor. Kaya ang sa amin lang, sasabihin lang namin yan sa na you try to investigate lang. Kasi ako ayoko rin, sir, na you point to the wrong person. Yes. Yeah. Hindi rin tama na kasi nabanggit lang ni tapos isali mo na, wag naman, hindi rin yan tama. At saka walang justice doon at walang katuturan yan. Parang, edi parang pareho na rin tayo sa kanila kung ganyan. But to suggest an investigation na gawin para makita talaga at malaman yung totoo is also our way of seeing to it that yes. No one will affiliate themselves with a terrorist group that may harm our province and yes. will harm and maano na naman yung ating peace and order in Negros Oriental.